Although na sa mga dalawang course dito. Guys, magandang umaga, nagbabalik si Kaprom din yung support to this video guys. Mag-araro tayo. Magkatayin tayo ng mais. So dito guys tayo mag-araro. So ayan, meron tayong dalang kalabaw. Ayan. Ayan. So ayan, hindi yung gagamitin yung kalabaw ngayon. Tapos doon tayo mag-araro guys. Ayan. Bali na araro na yan guys, dodoblehin lang natin para malambot yung pagkatanim natin ng mais. Ayan. So ayan guys, bali mag-start na tayo guys ng pag-araro. Ayan. Naka-ready na yung kalabaw. Ayan guys. Although na nakapag-start na ako ng dalawang ikot. So, ayan guys. Dry run lang kanina para masimulan ko lang. Tapos may dana na yung ano, yung kalabaw. So, ayan guys. Ayan, try start tayo. So ayun guys, bali mingit kalatin tayo ang naararo natin. So ayan, bali pahinga muna tayo, gawa ng mainit na. Tapos yung kalabaw nahingal na, so pinaligo ko muna doon sa sapa. Tapos tayo guys, magbuko tayo tapos habang nagpapahinga yung kalabaw, magbuko tayo. Kakapagod guys. So bali ayan yung naararo natin, no? Pakita sa inyo. Ayan. So ayan guys, yung nararo natin. Ito. Tsaka ito. So mamayang hapon guys, tatamin natin yung palay. Ayan guys, dinoble ko na yan. Pang doble to. Ayan. Pangit lang guys yung lupa kasi panay ulan dito. Ngayon lang uminit. So medyo malapot. Tawag doon sa Tagalog. Parang malapot ba? Yun nga yun. So ayan guys, mamayang hapon. After natin madoble to, lilinyahan natin ang ano. Nang ang kada isang linya guys 1 meter pagitan, tapos doon tayo magtatanim ng mais.
Ayan. Bali, konti lang guys yun nandun na aruin natin. Siguro mga isang oras pa yon. Kaya na isang oras yon. Tapos guys, dun sa baba guys, mag-ano tayo, mag-tend tayo yung pechay. Mamaya, pakita ko sa inyo yung punla ko na pechay. Meron tayo nagpunla na tatlong sachet na pechay guys. Tapos doon natin sa baba, itatanim yun. So, yun yung plano dito. Yung taas, mais. Hanggang doon sa dulo guys. So, ayun guys. Tara, kuha tayo ng buko. Ayan, meron dyan buko. Kaya hindi, wala masyadong laman. So, sabaw lang okay na. So, ayun guys, tara. Pagod guys. So yan. Ay. Yan lang makwet. Yan lang. Yan guys, harap. Ang press ko. So yan guys, napaka pagod, nakapakingal. So, ayun guys, talagang mahirap pag-bukid. So, ayun, sana yung mga tanim natin na ano, na mga gulay, yung tamang presyo naman, para hindi naman lugi. Kasi guys, napakamahal ng ano, magpa-araro ngayon, nasa 600 na per day, tapos makakain mo pa. Sa pero magpa-araro, dudoblehin pa yun, tapos lilayin yan, tapos pagkatanim na, sa abono, marami guys, ano, gastos. So, sana yung pag na-harvest na, yung mga mamimili, is huwag naman baratin. Yung tama lang na presyo guys. Para makabawi naman yung mga tulad namin na tawag dun, mga nagtatanim ng mga gulay. Yung guys, sarap guys. Yung guys, mamaya, pakita ko sa inyo yung ano, yung baboy natin. Bali nga pala guys, yung sinabi ko last time na buntis, yung pala guys, binenta ko na. Yung pala guys, buntis talaga siya, kaya lang, patay na yung, para bang nabulok yung ano, yung sa loob niya, yung mga baby. Kasi guys, nung after, 40 days, may lumabas na maliit na parang biik, napatay na, tatlong piraso guys. So yun, sad to say, nanghina yung ano, nanghina yung inahin, kasi ngayon nga na ano, tapos di na siya, konti lang yung kinakain niya. So ngayon ang ginawa ko, ibinenta ko lang guys, kaysa naman mamatay dito sa akin, gawa ng yun nga, ang unti niya kumain, tapos namamayat na siya. So binenta ko na guys. Yun nga ang bad news natin sa mga alaga dito guys. Tapos yung ito naman may good news naman, kasi yung dalawa sa baboy natin, buntis na, kasi malaki na yung dyan, malaki na rin yung dyan niya. Tapos yung isa guys, yung last na pina-AA ko, November 7 siya guys, binabantayan ko pa kung magre-reheat siya. So hindi pa siya buntis, so sana huwag na siya magre-reheat. So ayan, inabangan natin. Tapos guys, meron ako ditong tatlo pa na inahin, na gilt, hindi pa siya nag-hit. So yun yung inaabangan natin. Kahapon nagpurga tayo guys, yung dalawa pinurga ko para mag-hit siya. Kasi matagal na guys eh. Halos magkakaedad lang ito ng mga buntis natin. Sila hindi pa nag-hit kahit isang beses. Pero yung isa guys, yung nasa dulo, yung sa dulo ng ating kulungan, nag-hit na yon, kaya lang pinalagpasan ko. Kasi na-trauma siya nung, kasi nilipat ko siya sa kulungan. Tapos nung
may makulit siya, ayun yung pumasok sa lungan. So binuhat namin, malayo kasi guys, malayo doon na. Ayun guys, from there, doon natin nilagay sa bagong kulungan natin. So ayun niya pumunta dito, so tinulak-tulak namin. Na-stress siguro. Tapos every time na magwawalis ako sa loob ng kulungan niya, na ano siya, nagagalit. So tatakbo-takbo, so na-stress. So yun guys, pinalipasan ko muna. Nung nag-reach siya, pinalipasan ko. Para sa sunod, okay na siya, okay na. So, ayun guys, pinabantay natin. Mag-reach ulit siya. So ayun guys, balik tayo. Break time kanina tanghali. So yun, alas 3 tayo bumalik. Tapos gawa ng guys, mainit ngayong araw. So ayun, start tayo guys ulit. Ayun guys, bata yung araro natin. Hanggang sa baba. Hanggang sa taas. So meron pa tayo itong area na to. Tsaka yung sa baba na guys yan. Hindi tayo magkatamin ng peche guys. So, ipagpatuloy natin. Andun yung kalabaw guys. So ayan guys, magandang umaga. Ayan, nagbabalik sa ka-problem nyo. So orin guys, after this video guys, day 2 tayo ngayon sa pagkatanim ng mais. So balik kahapon, nakapag-doble na ako ng lupa. Tapos naglinya na rin ako ng ilang piraso. Tapos ngayon, dire-diretso tayo guys, maglilinya ako. Tapos meron tayong katulong dito si Eman, ayan. Tapos si Papa. Si Papa naglalagay ng abono, ayan. Si Eman naglalagay ng mais. So tayo guys, mag-ano tayo. Maglilinya ulit tayo dito kasi hanggang dito lang sa may puno guys ng nyog. Natapos kahapon. Gawa na inabot na ako ng gabi. Tapos nagpakain pa ako ng mga baboy. So ayun guys, bali doon doon sa sa likod ng puno. Diretso pa doon sa kukabla. Doon. Tapos yung guys, yung ano na yun, doon tayo sa baba. Ang gata namin pecha, idodoble na rin yun. Para para madali. So ayun guys, ayun pala yung natin. Yung bakang bagong panganak guys. Mga 3 weeks old. Mga ganun. So ayun guys. So ngayon pala guys, nakakita ko ng ahas doon sa may sa may babuyan natin. Ayan. Hinahabol niya yung daga galing sa taas ng ng bubong. So ayun guys, tara magdoble tayo ng maglinya. Ayun kalawa natin guys. Ayan. Gamit natin. So ayun guys, bali natapos ko na linyahan. So pati yung pagpepecha natin, okay na. Bali papatagin na lang yun pag ready na yung yung punla natin. So ayun. So guys, kuha mo tayo ng ng buko, ayan. Para pangpawi ng uhaw. So guys, tara.
So yun guys, nakakuha tayo ng tatlo. Pero yung dalawa parang tingin ko walang laman. Pero yung isa goods. So tubig lang naman kailangan natin. So ayun guys. Bali, kalahati na lang yung pagkataneman ng, ano, ng mais guys. Tapos na ito, taas. So doon na lang, simula sa may balde na yun, timba. Pababa. So matapos tayo sa pagkatanim ng mais. So ayan, tara, magbuko tayo. Pero wala lang, gandawa na oh. Ikaw, mandate. Oh, yun, negative yun eh. Ilingon. So yun guys, pag may oras tayo, pag hindi masyadong busy, magkuha tayo ng, ano, ng tuba. Ito guys, namababa to. Yung isa, ito, tsaka ito. Itong mababa guys, itong apat na itong mababa. 1, 2, 3, 4. Kuha natin ng tuba yan guys. Masarap yan guys sa tuba kapag umaga. Yan. So yun guys, buko tayo. Masarap. Yan, tamang tama guys oh. Guys, day 2 ng ating pagkatanim ng ano, ng mais. So, after tayo magbuko guys, magpahinga. Magtulong tayo maglagay ng mais, magtanim. So, balik guys, yung tanim namin ngayon at mga 1 kilo mais yung tanim natin dito. So, guys, mamaya ulit. So, guys, ilang line na lang. O, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lines na lang guys. Tapos the rest sa baba. Peche na yan. Yung doon sa may, malapit sa may papaya. So yan guys. So bali, ang pagkatanim guys, ganito. Yung sa amin, nakasanayan namin. Yan, ang pagkatanim is, ano guys. Yan, tatabunan muna yun. Naglagay si papa ng abono. Ng konti. Tapos tatabunan ng yung abono. Tapos lalagyan ng durog na lupa yung mais. So, parang ganito guys. Ayan, abono. Tatakpan yung abono ng konti. Lalagyan ng dalawa o tatlong butil na mais. Tapos, tatakpan na. Okay na yan. Ganyan. So, di ko lang kung sa ibang probinsya, kung paano sila magtanim. Ayan. Ayan guys, ang nagkatan natin si Paring Emma. Seryoso malupit. Ito si Papa. Master. Mga pera nga lang papa magtubo pa. Lima na o. So yun guys, sabi ni papa, based on his experience, bali, simula nung matanim yan, magbilang tayo ng 4 to 5 days, magsisimula na silang lumabas. Mabubuhay na sila. So ayan. Sa experience lang. Iwan ko sa iba kasi marami ko comment dyan na ibang ano, nagtanim din. Depende sa ano, style. Ayan. So ngayon guys, magandang panahon. Ayan. Maaraw. Tamang tama. Kasi guys, kanina ito basang-basa yung ano. Kaya mapulot. Ayan guys. Kaunti na lang. Kita sa inyo guys yung ano, yung ating pula na pechay. Ayan. Guys, napaganda ng lupa guys. Buwag-hag na. So pwede siya taniman ng pechay guys. So ito guys yung ating punlang pechay. Tatlong supo to guys na pechay na minhi. So ito siya guys. Ayan. Black. Ayan. Black bihi. Ayan guys, pechay. So ayan. Condor. So ayan guys, maganda yung ano. Maganda yung ating punla o green na green. Kaya ang problema ko guys, ito. Mayroong ibang parte. Ayan o. Parang nabubulok siya o. Ayan o. Nabubulok guys yung may puno niya. So may part na nabubulok ito tsaka doon banda ayun oh guys may ano no meron doon parang nagmumold siya na parang ano parang ganoon so guys, pero the rest okay naman kaya lang guys yung ayun oh may napakan ng baka na maliit so ayan isa dalawa tatlo apat lima napakan niya guys ng baka yung maliit na yun oh doon pero okay naman guys okay naman siya so ayan
Siguro guys, bukas o 2 days pa, pwede nang i-transfer yan dito guys. Mas taas. Dito lang sa ano. Yan, may taas na yan guys. Tamang-tama na yan dyan. Pang-December guys, pang-December. Ayan guys, tayo naman yung magkatanim. Ayan, yung mais. So, dito. Kaya lang, hindi ko alam guys, paano gagawin natin. Wala tayong kang. Anyway, so yun guys, wala tayong kang cameraman. So, dire-diretso tayo. Ayan. Ikat na lang natin guys. Tapos, yun, magtanim tayo. Ay, hindi, magtanim tayo mag... tawag doon. Ilagay natin yung camera guys doon sa baba. Tapos, mag-video tayo habang nagtatanim. Eh, Milan. Ah, spray. So, ayun guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lines na lang guys yung ating tataniman. Tapos tayo. Tapos, wait tayo guys. After nito makapagtanim. Kasi bukas pa lang tayo magtatanim ng pechay. So, ayun. Another video na lang guys yung pechay. Tapos, every day, time to time, mag-update tayo dito sa ating kanina na mais. So, ayun guys,